Nag-viral ngayon ang kwento ng isang kilalang online seller na nagngangalang Jeline Dablo matapos makipaglaban ng halos 5 taon sa sakit na endometrial cancer. Si Jeline ay naging inspirasyon sa marami, lalong higit sa mga kapwa niya online seller noong kasagsagan na tinatamasa nito ang karangyaan ng buhay dahil sa kanyang trabaho. Nakapag-ipon, nakapagpundar ng bahay, sasakyan, lupa, condo unit at ilan pang mga properties. Produkto ito ng kanyang pagpapagal at pagiging masipag sa kanyang trabaho. Ngunit sa isang kisap mata, lahat ng bagay na ito ay nawala kay Jeline Dablo matapos siyang singilin ng kanyang kalusugan. Bago pumanaw noong nakaraang mahal na araw, April 7, 2023, ibinahagi na Jeline sa social media ang kanyang kwento kung paano siya nagsimula bilang isang successful woman at kung paano ito lahat inubos ng kanyang malalang karamdaman. Idinetalye rin dito na Jeline ang kanyang naging pamumuhay noon na isa sa naging rason kung bakit siya nagkaroon ng endometrial cancer. Lesson sa buhay. Alam mo anong nawala sa akin? Tapos ikaw na simple lang ang problema, depressed ka na. Be strong, dahil kapag bumagsak ang immune system mo, magkakasakit ka. Panimula ng viral online seller. 2013, nagsimula na akong rumaket ng rumaket hanggang 2021 hanggat malakas pa ako. 2015, nag-start na akong mag-invest ng properties at lupa at sasakyan. Ginagamit ako noon sa church as song leader sa Mindoro at backup singer sa Makati sa church. Pero napabayaan ko, kaka-focus sa negosyo. Dahil gusto ko noon mag-invest, tinutulungan kong pamilya at mga kapatid ko, lalo na sa pag-aaral nila at pangangailangan nila sa bahay sa Mindoro. Hindi na nakakapagsimba para hingiin dapat ang protection ko araw-araw at para iiwas sa sakit, kaya wala akong protection, lalo na sa health ko. Sobrang sipag ko, halos minsan din ako natutulog 2 days, kape ng kape. Ako yung tao na mahilig sa instant food dahil sa mga transaction ko na halos kulang ang oras ko noon. Kung hindi lang ako dinadalaw ng antok noon, hindi na ako matutulog eh. Alam mo yung pagising mo, kape agad, tapos trabaho agad. Ako pa magde-deliver at magda-drive, kaya hindi ako sanay na umaasa sa ibang tao. Pero ngayon, wala na akong choice at humingi ng tulong sa ibang tao na may mabuti at matulungin na puso. So ito na nga, 2018. Nalaman ko na may sakit akong endometrial cancer. Akala ko noon, mamamat na ako. Na-depress ng 2 months na halos ayaw kong makipag-usap sa tao at tinago sa pamilya ko ang sakit ko ng 1 taon. Kaya nag-enjoy na lang ako lalo, kakanegosyo, at nag-decide ako na mag-herbal or food supplements at magne-negosyo habang malakas pa ako. Dahil maraming bayarin at kailangan ko ng savings para sa sakit ko, na kapag dumating ang oras na kailanganin ko ng gamutan o treatment, may savings ako. Meron akong kakilala na halos sumikat sa Mindanao Investment Scam. Natukso ako mag-invest dahil lahat ng kaibigan ko at kakilala ko na nag-join at kumikita na. Sadly, huli na ako. Yung pinaghirapan kong savings na wala ng ganun-ganun lang kabilis. Then may nagpakilala pa sa akin how to do forex at nasunog lang ang pera ko. Halos ubos-ubos ang perang pinaghirapan ko sa negosyo. 2021, nag-trigger ng sakit ko dahil sa bakuna. Nagising ang sakit ko at lumala at nadamay pa ang baga ko at naoperahan pati tiyan ko para tanggalin ang water. Kaya lahat ng pwedeng ibenta ay binenta ko na para pangtustos sa operasyon ko at gamutan. Ang hirap magkasakit dahil mauubos lahat ng pinaghirapan mo. Kung wala kang pera, wala kang laban. Isang Camellia house and lot na benta. Isang condo sa Shell Residences na benta. Isang Almera kotse na benta. Lupa na malapit sa dagat na benta. Isang condo Horizon Residences. Isang Ford Ranger. Sa huli ng kanyang post ay nagbigay ng payo si Jeline para sa marami na marahil ay katulad niya rin ang pinagdadaanan. Saad nito? Kaya ikaw na sa tingin mo, hindi mo pa naman nalagpasan ang nangyari o nangyayari sa akin ngayon at mga nawala sa akin. Please lang, huwag mo i-stress ang sarili mo dahil baka yan pang dahilan na magkaroon ka ng sakit. Lahat tayo may cancer cells.
please lang ingatan mo ang sarili mo at huwag mong pabayaan. Huwag mong hayaan na mawala din sa iyo physically, mentally, financially at Christian life mo like me. Pero naniniwala pa rin ako na si Lord may pinaparealize lang sa akin at ibabalik niyang mga nawala sa akin. In Jesus' name. Isa ang buhay ng viral online seller na si Jeline Dablo ang nagbigay sa atin ng paalala na kung paano natin binibigyang importansya ang ating mga trabaho o pinagkukunan ng pinansyal, ay mas pakaingatan nating pangalagaan ang ating kalusugan at mga sarili.